Brian, anong parusa ang iginawa dyan sa akusado? Ella, double reklusyong perpetua o dalawang ulit na pagkakakulong ng hanggang 40 taon ang hatol ng korte sa dating pulis na si Jonel Nuezca. Ito ay matapos nga siyang mapatunayan guilty sa sadyang pagpatay sa mag-inang Gregorio na kanyang nakaalitan. Pinagbabayad din ng korte ng kabuuang 950,000 pesos bilang danyos sa pamilya Gregorio. Virtually present lamang si Nuezca at hindi na ito nakadalo ng personal sa korte dahil sa umiiral na pandemya. Matatanda ang nag-viral pa sa social media ang video ng malapitang pagbaril ni Nuezca sa mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio noong Disyembre ng nakaraang taon. Ayon sa abogado ng pamilya Gregorio na si Attorney Freddy Villamor, ito na ang pinakamabilis na paglilitis sa kasong nahawakan nila, lalo pat heinous crime ito. Mula nang mangyari ang krimen noong Disyembre ay inabot lamang ng 8 buwan at nakapagbaba na ng hatulang hukuman. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Hindi siya nakakabiliwante ako. In my case, for me, the fastest case of 500. Maganda, very efficient yung judge. Una-una siguro dahil sa hindi nag-entertain ng any delay, ngayon, the judge saw to it na walang pwede mag-postpone. Pangalawa, malaking bagay yung nagiging online hearing na kahit na may protocol tayo sa COVID, nagtuloy-tuloy ang hearing at saka hindi nagla-lockdown. Nagpapasalamat naman si Bang Florentino dahil sa nakabit na hustisya para sa kanyang mag-ina. Narito naman ang kanyang pahayag. Eto nga po, masaya po kami dahil lahat ng sumuporta talaga lang dito po lahat ng mga mangin ko, mga anak ko, talaga pong inan nila para subaybayan yung kung anong magiging desisyon ng korte. Medyo natutuwa po sila dahil kumbaga nakakampana namin yung justisya. Ngayon, siguro, pagtatrabaho na rin ako dahil nahirap na po yung talagang wala naman talaga ang pagkukunan na. Ngayon nga po, dapat maging normal na takbo ng buhay namin. Ayon pa sa abogado ng pamilya Gregorio, mangiyak-ngiyak si Nuezca nang basahan siya ng hatol ng korte. Pumayat rin umano ito ng bahagya. Ella, wala pang utos ang korte kung ililipat ng kulungan si Nuezca, aapila rin umano ito sa hatol sa kanya at igigiit na nagawa lamang niya ang krimen matapos mawala sa tamang wisyo sa kasagsagan ng pagtatalo. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat. Brian Lakanlale, live na nag-uulat mula sa Tarlac.